Mas naging malinaw na nga po sa huling pagkatalo ng Brooklyn Nets na bagsak nga talaga ang kanilang depensa. Ngunit kahit man nga ganun ay tiwala pa rin nga daw po si Kevin Durant na maaayos nila ang kanilang mga problema. Bakit nga ba sobrang confident siya sa kanyang kupunan? Meron pa nga ba tayong hindi nakita sa Brooklyn Nets? Yan nga mga idol ang ating aalamin dito sa ating bagong video na sasamahan ko na rin ng balitang mawawala muna nga daw si James Wiseman sa lineup ng Golden State Warriors at ang balitang nakipag-away nga daw sa isang fan, si LeBron James. Kaya tara, simulan na natin to. Hindi nga po naging sapat ang naitalang 148 points ng Brooklyn Nets para maisalba ang kanilang kupunan sa isa sa pinaka nakakadismaya nilang laro ngayong regular season laban sa Washington Wizards. Dahil nga po sa kanilang pagkatalo ay pinuntirya na naman nga sila ng sari-sari mga pambabatikos, given na nga po na kahit man sila ang mayroong best offensive ratings ngayon sa history ng NBA sa pagkuha ng 122 points per game simula nang makuha ng Nets James Harden. Kasabay rin naman nga po nito ang pagkuha rin nila ng pinakamalalang defensive ratings na umabot na ng 119.9. Pero bagamat man nga po naalasap nila ang pagkatalo at napakita pa nila ang kanilang napakalaking butas sa kanilang lineup, ay nilinaw pa rin nga po ni Kevin Durant na nananatili pa rin nga daw po siyang confident sa Brooklyn Nets na maayos nila hindi lang ang kanilang opensa kundi pati na rin ang kanilang pinoproblema ngayong depensa. Malaki nga daw po ang potensyal ng kanilang team na ma-overcome ang kanilang mga problema as long as masanay sila sa playing style ng bawat isa sa pag-usad ng kanilang mga laro. Isa pa, mahaba-haba pa naman nga mga idol ang season at binuo nga po ang big three ng Nets hindi para sa regular season kundi upang magdumina sa NBA playoffs. Kaya malamang sa malamang, meron pa rin nga po mga tinatagong alas ang Brooklyn Nets. Samantala, sa ibang story naman tayo mga idol, medyo nakakapag-adjust na nga po sana ang second overall pick ng Golden State Warriors sa paglalaro sa kanyang unang taon sa NBA sa pagtatala niya noong nakarang laban nila kontra sa Minnesota Timberwolves ng kanyang career high na 25 points. Umaabot rin nga po sana ang kanyang shooting percentage ng 54% sa field goal sa nagdaan siyam na laro nito sa kanyang team, pero mukhang maghihintay pa nga po siya ng isang linggo bago masundan muli ang kanyang naitatalang mga numero bilang isang rookie sa paglabas ng balita ng pagkadali ng kanyang kanang kamay sa kanilang huling laban sa Detroit Pistons. Ayon nga po sa inanunsyo mismo ng team ay mawawala muna nga po si James Wiseman sa kanilang lineup ng tinatayang 7 hanggang sa 10 araw. Dagdag pa nga po na sabi ng kanilang head coach na si Steve Kerr, magsusuot rin nga ito ng tinatawag na brace sa kanyang kamay upang maprotekta nito ang anumang paglala ng kanyang pagkadali. Samantala, sa ibang balita naman nga mga idol, bago man nga po manalo ang Los Angeles Lakers sa kanilang huling road game laban sa Atlanta Hawks sa score na 107-99, ay nahinto muna nga ito nang makipag-inita ng isang fan ng Atlanta Hawks kay LeBron James. Kaya nagresulta nga ito sa pagpapatalsik sa apat na fan sa nasabing laro na na-identify bilang mga taong matagal nang may ayaw sa kanya. Sa pagtatapos naman nga po ng araw ay sinabi naman nga ni LeBron na sanay na siya sa mga pagkakataon na iyon at masaya pa rin naman nga po siya dahil nakikita na niyang paunti-unti nang nakakabalik at nakakapanood muli ang mga fans sa kanilang mga laban. Ayon nga po kay LeBron, hindi nga po sana napatalsik pa ang mga nasabing fans kung hininto na nila ang pakikipag-initan sa kanya. Kaso lang, tinutuloy pa rin nga po nila at sakto namang narinig ito ng mga referee. Kaya para nga po kay LeBron ay tama lamang ang ginawa ng mga officials sa ganoong sitwasyon. So that's it mga idol, ang ating bagong video ngayon. Once again, this is J-Zone TV. Don't forget
to subscribe mga idol. At syempre pindutin nyo na rin ang notification bell button sa ating channel para wala kayong malampasang mga videos na ina-upload ko. Bisitahin at i-follow nyo na rin ang ating Facebook page, J-Zone TV. Shout out nga pala sa lahat ng laging nanonood dyan. Maraming maraming salamat po sa panonood ninyo.